Unang sinalakay ng BIR Strike Force Team ang bahay na ito sa barangay Santo Domingo, Quezon City kagabi. Tumambad sa mga otoridad ang 600 kahong naglalaman ng 300,000 kaha ng sigarilyo. Nang suriin, lumabas na peke ang tax stamps na mga ito. Ibig sabihin, hindi nagbayad ng excise tax ang manufacturer o retailer. May mga kaha rin na sigarilyo na binago ang pangalan. Hindi ito rehistrado sa BIR. 105 milyon pesos na halaga ng buwis at penalty ang babayaran ng may-ari ng mga kinumpiskang sigarilyo. Sa ikalawang on-the-spot surveillance ng BIR sa isang bahay sa Caloocan City, 500 kahong naglalaman ng 250,000 kaha naman ng sigarilyo ang kinumpiska. Peke rin ang tax stamps na mga ito. Sa mga probinsya raw ibinibenta ang mga sigarilyo. 87.5 milyon pesos na buwis at penalty ang dapat bayaran ng may-ari ng mga ito. Ayon sa BIR, ginagawang warehouse ng mga nagnenegosyo ng untaxed cigarettes ang mga residential units na kagaya nito para raw hindi mahalata ang kanilang illegal na gawain. Hindi na muna pinangalanan ng BIR ang dalawang may-ari ng mga nakuhang sigarilyo na wala sa mga bahay nang gawin ng raid. Posible silang maharap sa reklamong fraud at unlawful possession of internal revenue stamps. Issue namin ng letter notice immediately and within 15 days dapat mag-reply sila. And then we will file case with the Department of Justice if the evidence so warrant. Ang mga taong dinat na naman sa mga bahay hindi na isinama ng BIR. Tumanggi silang magbigay ng pahayag. Kung ibibenta ang mga pekeng sigarilyong nakuha sa dalawang bahay sa presyong katumbas ng lehitimo, aabot sa 33 million pesos ang halaga ng mga ito. Vonne Aquino, Nakatutok, 24 Oras.